Ayun guys, content natin today is problema sa FLM community. Kasi isa doon na mangiyak-ngiyak na si Madam Sally, gusto niya makahingi ng transparency doon sa liquidation ng FLM community. Nangyari walang masyadong malinaw na sagot dahil doon. So ito, opinion ko lang ito. Sana bago kayo gumawa ng ganun live sa YouTube, dapat niresolba nyo muna yung problema. Kasi makikita nyo ang daming palusot na sinasabi na ganito, ganyan, ganun. Dapat sana gumawa muna kayo ng legal na paraan para ma-resolve yung problema. Kasi kung ako, if I am one of those donators na nagbibigay sa FLM community, why should I trust you guys? Di ba? Ba't pa ako magtitiwala? O sa lalayan pa lang, di man ah. Dapat niresolve nyo muna yon. Bago kayo gumawa live sa YouTube, dapat niresolve nyo muna yon. Kasi kung may sira ulo na pumasok doon, at ginawan kayo ng content na ganito ganyan, ganito ganyan, eh wala na, sira na. Di ba? So dapat gumawa muna kayo ng legal action. Isa lang naman ang problema doon is transparency. Kasi yung tinanong yung presidente, daming palusot na ganito ganyan, ganito ganyan. Tinanong siya ng transparency, ang sinasagot boto. O ano yun? O diba? So dapat, kasi nasisira ang imahin nyo doon eh. Kaya FLM walang problema. Eh paano sa inyo? O sino pa magtitiwala sa kandidato ninyo? Kung ganyan yung ginagawa, ganyan yung nangyayari sa loob. Diba? Laylayan pa lang nagkakaproblema na kayo. Nagkakatalo-talo na kayo. So anong mangyayari sa inyo? Iniisip nyo ba yun? Bago kayo gumawa ng aksyon? Diba? So dapat isip muna kayo. Kung walang nangyayari dun eh, binu-voice out nyo lang yung problema, tapos walang solusyon na nagagawa. Ayan oh, paano? Wala na, nga na. Kasi pag ganyan organisasyon, dapat mula sa sintimo hanggang piso, hanggang 10 piso, 100, 1,000, 500, kano dapat nakaresibo yan lahat. Dapat may liquidation ng lahat. At pinapakita nyo sa bawat membro ninyo na ganito yung nagastos ngayon, ganito yung pumapalo, ganito kalaki yung pumasok, ito naman yung nilalabas, ito yung natira. Dapat ganun. At saka may mga bookkeeper kayo. Imposible naman kung wala. May bookkeeper kayo, may auditor kayo, may treasurer, may secretary, may president, may vice president. Lahat ng official nandun. Ayun ang ginagawa nyo. Ba't hinayaan yung umaalingasaw yung ganyang issue? At saka ito lang, ito pa. Dapat sa organisasyon, may mga branches na kayo eh. Dapat iisa lang yung binabagsakan ng pera. Isa lang yung binabagsakan ng pera, tapos dinidistribute ninyo pag kinakailangan. At kailangan may liquidation yan. Diba? Dapat may main office kayo kumbaga. At yung mga branches ninyo, doon nyo na binibigyan. Dapat para hindi kayo nagkakagulo-gulo. Kasi kung halimbawa, yung Amerika nagbibigay dito sa, sabihin na natin, Sambuanga, bibigyan kita. O yung ibang bansa naman nagbibigay dito sa Cebu. O yung ibang bansa naman nagbibigay sa Maynila. Ano mangyayari doon? Nasaan yung liquidation yun nun? Hindi nyo maliliquidate ng maayos yan. Dapat isa lang yung binabagsakan ng pera. Isa lang, tapos dinidistribute. Ganun dapat. At saka bawat branches kailangan may liquid doon. Magkano yung nilalabas, magkano yung pumasok, dapat lahat. Dapat nagkakatugma lahat. Kasi kung ganyan yung ginagawa, walang mangyayari sa inyo yan. Na magkakagulo-gulo lang kayo. Maniwala kayo. So, yun.
Sana nakatulong sa inyo itong video na ito. At hanggang dito na lang ito at magandang araw sa inyo.